Hello guys, good afternoon, what's up today? Again, si The Urban Plant Grower po ito ulit at bumabati sa inyo ng magandang araw kung nasaan man kayo. At today po ay meron po tayong activity dito sa aming rooftop container garden at sa tabi ko po ay nandito yung mulberry tree. So dyan lang po kayo, antabay lang po kayo dyan para may turo ko po sa inyo kung paano mag-replant, paano pabubungain ang mulberry trees at paano mag-prune ito at paano mag-replant. Let's go! Yan po ang mga advantages bakit ginagawa natin yung pruning or better management ng ating mga plants, trees. So ito po yung dalawang mulberry trees dito na ito po ay na-prune ko na yung isa. Pero yung isa ay mataas pa. So tignan po natin yung dalawa pang puno doon ng aking mulberry trees. Okay, let's go. So ito po yung pangatlong mulberry tree na sa aking garden at na punta tayo sa pang-apat na mulberry tree. So ito po ay napurun ko na rin last 2 weeks at ayan, lumaki na rin po ang kanyang mga dahon. Yan, kung mapapansin nyo, may mga pahinog ng bunga sa ilalim. Yan, yan o, kulay orange na siya, kulay almost red na. Pag nag-black po yan ay hinog na siya. So para makapag-pruning tayo ng mulberry trees dito sa aming rooftop container garden, kailangan po natin ng tools. Kailangan po natin ng matalas na kutsilyo. Ito, lagaring kahoy para pamputol ng sanga at medyo malaki na yung kanyang puno, medyo malaki na yung kanyang sanga, kailangan natin to. At saka cutter, ito yung cutter natin na pangputol ng mga maliliit na sanga. Ayan, ulutin na lang natin mamaya. So ito pong mga sanga ay pwede natin gawing cutting. Ayan o, yeah, pwedeng pagtanim to. Yung mga dahon naman ay gagawin nating organic fertilizer. Yan. So ayan po, puputulin natin at ito may kunting tubo na. Putulin natin 6 inches. Medyo matigas. So ganito lang po ang paggawa ng pantanim ng mga cuttings ng mulberry trees para sa ating replanting purposes. Ayan, 6 inches po ang haba. Pwede natin putulin yan. So ito na po yung ating mulberry cuttings na galing sa sanga na ating pinutol sa mulberry tree. Ito po ang ating gagawing pantanim. Ilalagay po natin sa plastic container na may tubig at ibabad natin for 1 week or 2 weeks para mag-ugat po siya at magsibol ng kanyang maliliit na dahon. Ito po yung aking pinutol na mga sanga doon po sa ating pinagputulan na galing sa puno. Okay? After 2 weeks, ganito na ang mangyayari. Ito na po ang mangyayari doon sa mga pinagputol-putol ko na sanga ng mulberry trees na hindi natin tinapon. Ito po ay nakababad sa tubig for almost 2 weeks to 3 weeks. At mapapansin nyo po yung kanya mga dulo ay may mga maliliit na radahon. O yan o, tumutubo na. Pwede na natin ilipat sa lupa para magtuloy-tuloy na ang kanya paglaki. So yan, ganyan po mangyayari after 2 weeks or 3 weeks. Yung ating mga cuttings ay binabad nyo po sa malinis na tubig. Every other day ay papalitan nyo po ng tubig yung pinagbabara nito para hindi po maging stagnant water at hindi po babaho at hindi po magkaroon ng bacterial attack sa kanya mga puno. So ito na po ay pwede nang itanim sa lupa para lumaki na siya at magiging malaki na rin na katulad nito. So ito po yung paraan ng pagpatubo ng mulberry trees from cuttings. Yan. May mga nagbebenta po nito online kung gusto nyong bumili. Yan po ay mga putol-putol ng mulberry tree branches. Ikaw na lang po ang magpapatubo pagdating sa inyong location at kung saan nyo patutubuin. So makakabili po kayo ng mulberry cuttings sa mga online sellers dealing with gardening plants and farming plants. So yan po. So ganyan lang po magpatubo ng mulberry cuttings mula doon sa pinagputulan po ng
puno ng ating tanim na mulberry tree. Okay? So ito po mga tumubo ng mulberry tree cuttings na pinatubo ko last 2 weeks or 3 weeks ay itatanim na po natin sa dito sa paso para lumaki na siya, tumubo ng kanyang mga dahon at ililipat na lang natin kung sakaling medyo okay na yung kanyang ugat mga dahon. Yan, may lupa po dito. Tutusok lang po natin dito sa lupa. Yan. Ayan, nakatusok na po lahat dito sa paso para mag-ugat na siya. At pag okay na po ang kanyang ugat at dahon, ay ililipat na lang natin sa magandang pagtataniman niya. Sa medyo malaking pagtataniman niya para makabuelo na saan lumaki. Katulad ng sa tabi ko rito na tinanim ko siya sa empty plastic bucket with garden soil at lumalaki na rin at namumunga na. Nakatanim na po sa lupa yung mga mulberry cuttings na may dahon na. Yan. At ito po ay tuloy-tuloy ng lalaki. Okay? Ito naman pong mga bagong cuttings ng mulberry branches ay ilalagay po natin sa tabo ng may tubig para mag-umpisa na rin po siyang mag-ugat at magdahon. So we leave it for 2 weeks or 3 weeks at yan po ay magtutubo na ulit at magdadahon at mag-uugat at pwede na rin ulit natin pang tanim na panibagong mulberry trees. Ganyan lang po mag-propagate ng mulberry trees by means of cuttings. Okay? So ilalagay po natin sa isang place na medyo malilim at medyo naaarawan din ang po. Okay? But make sure na every other day ay papalitan ng tubig para hindi po maging stagnant water yung kanyang tubig dito at hindi siya babaho at magkaroon ng bacterial attack sa kanyang mga sanga. So itutuloy po natin yung ating pruning dito sa malalaking sanga at dahon ng panibagong tubo na mulberry trees para magkaroon po ng concentration sa kanyang mga bunga at lumaki at mas maganda ang mas maraming bunga. Okay, so pupulang din po natin. Sobrang taas na po, oh. Mahaba na to. Yan. Yan, pupulang po ng kanyang dito. Yan, tuturo po. Ayan po natin na maputol para hindi siya masyadong tumaas at magsanga pa ng magsanga. The more na maraming branches, the more na maraming bunga. Yan po. Yan po ang sikreto kung paano magpapabunga ng mulberry trees every month. Hindi po tayo kailangan mag-wait ng isang taon para magbunga siya. Every month po, mamumunga. Sigurado po yan. Pag ginawa niyo po ang method na ito, ang procedure na ito, sigurado every month may bunga ang inyong mulberry trees. Ayan, naputulang ko na po yung kanyang mga sanga. Diba? Ay po, pinutulang ko dito. Sanga ulit, tapos may kasamang bunga. Ang karakteristik po ng mulberry, ang kanyang ugali po niya. Siya po ay, pag prinon mo po siya o pinutulan mo siya ng sanga, siya po ay, pag nagsanga siya ng bagong sibol na sanga, may kasama na po kaagad na bunga yan, mga ilang pirasong bunga. A way of survival ba? Na ang akala niya, pinuputol siya, pinapatay siya, siya ay namumulaklak at nagbubunga kaagad para meron siyang maiwan na seeds sa kanyang generation. So, a sort of survival of the fittest. Kailangan mag-survive siya just in case na nabali yung kanyang mga sanga o pinuputol yung kanyang mga sanga o pinapatay siya. So, ganun din po ang kanyang survival characteristic niya. Okay? So, yan po. Na-prune po natin to at na-trim na. Puntahan po natin yung dalawang puno pa doon at iti-trim po din natin. Okay? Let's go! Ito po yung pangatlong mulberry tree dito sa aming rooftop garden at yun po ay puputulan din po natin ang kanyang mga bagong sanga para ma-preserve po natin yung kanyang height at hindi siya ganun tumaas at mamunga ng marami. So okay, cut na po natin yung kanyang matataas na sanga. Ayan, matataas na siya oh. Puputulan natin na mas mababa lang siya. Unahin natin itong isang sanga na to. Dito, putulan natin. Ayan. Ayan, putul na. Nalaglag na. At ito pang isa. Masyadong mataas na rin to. Putulan natin. Ayan, dito. Ayan. Naglag na. Ayan. Doon sa dulo. Tignan natin. Ay, ito, maraming mga matataas pa dito. Putul na yan. Ayan, yung pang isa. Mahaba na doon. Putulan na yan. Ayan. So yan po, mababa na. Kasi taas na lang ng aking dibdib, oh. So, pero yan may mga bunga na po yan, oh. Kulay green. Yan, oh. Yan, kulay green. At mayroon na rin po siyang orange na paisa-isa. Ito po yung mulberry fruits, yan, oh. Yan, yan.
At doon sa dulo, marami pa doon. Ayan, may mga bunga pa ron, oh. Ayan, oh. Ayan. Dahil pinutulang ko nga po yan nung nakaraang 2 weeks, ay nagdahon na ulit at tumataas na ulit yung kanyang mga sanga. Ito pa, meron pa isa rito. Tulog pa natin. So, ayan, ganyan na lang yan. Okay, so let's go po doon sa pang-apat natin. So, ayan, ito po, pang-apat. Mataas na rin. Halos kasing taas ko na. So, ilang araw lang yan, lagpas na sa akin. At umamunga mo yan, di ko na maaabot. Kailangan ko ng panungkit or hagdan. So, ngayon po ay puputulan natin. Sobrang taas na nito. So, putulan po natin dito. Yan. Tapos yung isa pa. Mataas na rin, oh. So, putulan natin. Yun. Dito, meron pang dalawa. Putol na rin to. Yan. At yung pang isa. Putol na rin. Ito. So, lahat po ng pinagputol natin ay magiging abono rin po yan. Hindi rin po yan matatapon. Ito pa isa. So, pag pinutulan po natin yan, mag-initiate ng pagbunga sa kanyang mga bagong sanga. Yan. So, dadami po ang kanyang mga sanga. Mababa lang siya at marami ka rin makukuhang bunga. Ayan, oh, may mga bunga na siya, oh. Dahil pinutol ko na siya noong nakaraang 2 weeks, eh. So, at least, oh, 1 week time, may maaani na akong mga bunga at painog na. So, yan po ang sikreto kung paano pabungain ang mga ang mulberry trees natin. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, napakaraming bunga dito, oh. Ayan, oh. Yan, maliliit na bunga pa, oh. Yan, kulay green pa siya. So, pag nahinog yan, maaani na natin. At meron na akong libre mulberry fruits dito sa aking rooftop garden. So, ganyan lang po ang pag-manage ng mulberry trees sa ating garden na hindi kailangan masyadong mataas para lagi po nating maaabot sa ating pag-aani. Ang the advantage pruning your fruit trees in your garden is that it is not very high to reach the fruits in time of harvesting, and then during the strong wind or there is typhoon, and your mulberry tree shape, because they are only up to the concrete wall of your building, so it is safe from the strong wind. And one thing more, it will create more branches if you prune your trees. So the more branches you have, that means the more fruits you will harvest. Okay? So yan po ang kanyang mga advantages na. And one thing more, the concentration of the tree is to produce more fruits rather than producing more leaves, which is not also beneficial if you need more fruits. But also, having more leaves, that is okay for the plants because the leaves are the manufacturer of the foods for the plants through the process of photosynthesis. So, ito pong mga mulberry trees ay dapat natin huwag ilagay sa tabi ng matataas na puno dahil ito po ay magkukumpit sa ibang puno para tumaas ng tumaas para makakuha din siya ng kanyang sunlight share during the day. Kailangan din po ng mulberry trees ng 6 hour sunlight every day to produce more leaves and to sustain producing more foods for the tree. So kaya po ay hindi ko po ito tinatabi sa mga matataas na puno para wala po siyang competition at hindi siya masyadong tumaas. So kung mapapansin nyo po ay malayo siya sa mga puno dito. Ayan, malayo po itong aking, dito ko po siya nilagay sa malayo sa mga katabing puno. Ayan po yung kaiba katabing puno niya. So para wala siyang competition sa kanyang pagtaas, sa para hindi siya gaanong tumaas masyado. Kasi kung may katabi siyang matataas na puno, ang kanyang gagawin ay tumaas din ang tumaas ang kanyang mga sanga para makakumpit siya sa share ng sunlight during the days. Yan po, makikita nyo po, ayan, may mga bunga na siya. Ito, oh, ang bababa pa lang yan. Ito, oh, kasing taas lang aking dibdib, pero namumunga na siya. So, usually, one time in 1 year lang ito mamunga. Pero ngayon po, with my process, with my experimentation, with my observation, ito po ang aking napansin na pwede pala siyang pabungahin
every month. Pwede po siyang mamunga every day basta lagi po niyong ipoprone yung kanyang mga matataas na sanga para lagi po siyang magbibigay ng prutas para sa inyo. Okay? Iyan po ang tungkol sa management ng mulberry trees in our garden or in our farm. Okay guys, if you like my video, please like, share and subscribe and hit the bell button so that you will be notified for my future uploads in my YouTube channel. Again, this is the Urban Plant Grower saying thank you very much for watching all my videos and goodbye!